morning po. Welcome back po dito sa ating channel. Bali, ngayon po ay April 20, 2021 po. Yung last update po natin dito sa May Ceres Terminal, noong March 16 pa po, halos higit isang buwan na. Bali, dumaan na yung ECQ, nag-MECQ na din po tayo. Ngayon, i-update po natin kung may pagbabago po ba pagdating po sa requirements dito sa May Terminal ng Ceres, dito po sa May New York Street, Cubao. Kanina po, bago tayo mag-video, nakapag-inquire na po tayo dito sa terminal kung ano po yung mga nabago or may nadagdag po ba na requirements. Paalala lang din po, bali ngayon daw po ulit talaga yung resume ng biyahe pa Iloilo, Aklan, Capiz at saka po sa May Antique. So start po ngayon, simula nung nag-ECQ, ngayon lang po ulit ang start ng biyahe dito. Bali, ngayon po, ang may biyahe po dito ay yung Capiz, Aklan, Antique at saka po Iloilo. Bali po nawala yung Bacolod. Yung Bacolod po is wala po daw muna ngayon biyahe. Bali po, sa Aklan, Capiz, Antique at Iloilo, lahat po na itong apat na lugar na to is meron na po silang requirements gaya ng swab test, letter of acceptance at saka po notice of coordination na kukunin nyo po sa may mayor nyo dun po sa lugar na uuwian nyo. Bali, yung letter of acceptance po pwede siya kahit ipakita lang sa messenger dun isesend. Tapos yung notice of coordination po, yon po ay pwede nyo din pong isend sa messenger or ipaprint po para pagdating po dito sa May Terminal, may papakita po kayo na requirements po. Ulitin po natin, bali po sa Aklan, Capiz, Antique at po sa Iloilo, kailangan nyo po mag-provide ng swab test result, letter of acceptance at saka po notice of coordination na manggagaling po sa mayor. Ang tanong po natin kung pwede po kahit hindi po swab test ang ipakita natin. Bali po dito sa May Terminal, kanina po na nagbablog tayo dito, nagbibideo, merong mga pasahero po na pumupunta dito na antigen test result yung pinapakita nila. So hindi po siya swab test, magkaiba po yung antigen at saka po yung swab test. So dito po sa May Terminal, basta po negative ang result mo, pinapabiyagan po kayo nila na magpabook ng ticket. Pero ilang minuto lang yung nakakalipas, merong pasahero ulit na nag-inquire po ulit dito para magpabook ng ticket. Bali, meron daw silang kakilala na nagpabook ng ticket na antigen test yung result nila. Pero pagdating po doon sa May Barko, swab test result po yung hinihingi nung barko. So parang hindi siya nakasakay o yung kakilala nila dahil antigen test yung pinrovide nila na result. So parang mas maganda po, konti lang naman po yung difference nung price, at kung talagang gusto nyong makauwi po at emergency, para sure ball po tayo na makakauwi pagdating doon sa May barko para makasakay, swab test na lang po yung i-provide nyo. Kung hindi po ako nagkakamali, tingin ko po yung presyo ng swab test is mga nasa 1,650, at yung antigen test naman po is mga nasa 1,000 plus, mga 1,000 ganun. Bali, konti na lang po yung difference. Kung talagang decidido po talaga kayong makauwi, mas ma-advise ko po sa inyo na swab test na lang po yung kunin nyo na result po o yung gawin yung test, para pagdating sa barko wala na tayong problema, para po hindi na kayo magdoble ng result or magdoble po ng gastos. Sa pamasahe naman po sa Kalibo, Aklan, 1,950. Sa Katiklan po, 1,800. Talaba, 2,100. At yung mga ibang lugar po sa Capiz, kagaya ng Mambusaw, 2,100. Sa Dumaraw, 2,150. Sa Iloilo naman po, sa lugar ng Pasi, 2,250. Dueñas, 2,250. Dumagas,
2,300 at po sa may mismo sa Iloilo ay 2,300. Yan po yung mga pamasahin na nakuha natin dito mismo sa may terminal. Ang mga bata po ay ina-allowed din nila dito sa may terminal na makabiyahe, pero kagaya po ng requirement sa matatanda, kailangan nyo din po silang kuhanan ng swab test, letter of acceptance, at saka po yung notice of coordination po. So, ipoprovide nyo din po siya dito pag po magsasama kayo ng pasahero na bata. Ang proseso naman po ng pagsakay ulit dito ay nga po, magpapabook dito ng ticket. Open po yung terminal dito sa New York Street sa Cubao mula alas 5 ng umaga po hanggang alas 5 po ng hapon. Yan po yung oras na pwede po kayong pumunta dito sa terminal para mag-inquire at saka po magpabook ng ticket. Pagka po nakompleto niyan na yung requirements at meron na po kayong ticket, bali kayo po yung magbibigay ng schedule kung kailan kayo babiyahe, tapos makaka-receive po kayo ng confirmation text na manggagaling dun sa may terminal para po mag-proceed na po kayo. Pwede kayong dumiretso sa may Buendia kasi meron sila pong terminal dun ng Ceres malapit po sa BPI. So pwede po kayong magdiretso dun or pwede po kayong pumunta ng PTEX. Kung ayaw nyo naman pong mag-commute papuntang PTEX or Buendia, meron po ditong ino-offer na van, bali 100 pesos po per head, para po hindi na kayo mahirapan po mag-commute po ng papuntang PTEX po tsaka sa Buendia. Kung mapipili nyo po yung Buendia na doon po kayo didiretso, dapat po bago mag alas 12 ng tanghali, nandun na po kayo. Kasi po sa hapon ang biyahe ng bus papunta po ng Batangas. So dapat po mas maaga kayo para halimbawa kung maraming pasahero, para hindi kayo magkasabay-sabay. Isang paalala lang din po, bali bago po kayo magpabook ng ticket, siguraduhin nyo po na makakaalis po kayo o desidido na po kayong makaalis. Kasi po pag po nag-cancel po kayo, bali hindi mo na siya makuha ng buo kung magkano po yung binayad mo na pamasahe. So dapat po sigurado po kayo. Stay connected lang po tayo dito sa ating channel para sa mga susunod po na nating update. Bali magkakaroon pa din tayo ng update dito hanggat na ganito pa po yung sitwasyon ng ating biyahe. So ito po yung latest update natin dito sa may Ceres Terminal sa New York Street, Cubao. Bali, isang paalala lang din po, bali lahat ng requirements, detalye na nasabi ko po dito sa video ay galing po mismo sa may staff ng terminal po dito ng Ceres. Sa mga uwi po, ingat po tayo sa biyahe. Face shield at face mask, huwag kalimutang suotin, at God bless po sa ating lahat.